Good morning YouTube and good morning mga kahabis. Ayan, welcome back to my YouTube channel. At gusto kong humingi ng paamanhin na hindi ako nakapag-vlog sa labas kasi stricto talaga doon sa amin, sa city, sa Guy City. At yun, kanta lang muna yung na-upload ko at sana po ay nagugustuhan nyo pa rin yung mga kanta na ina-upload ko. At gusto kong humingi ng paumanhin sa mga subscribers ko, sa mga masugid na mga subscribers ko na hindi ako nakapag road trip vlog kasi yun ka, umiiral ngayon yung lockdown, ECQ, GCQ para din naman yun sa ating kaligtasan. So ngayon nakakalabas ako at ito, nandito ako ngayon sa Old Sagay Port at papakita ko sa inyo yung lugar at sana ko lumaki, no? Nang sa ganun na mapakita ko sa inyo mga kahabis. Kung napansin nyo mga kahabis, makulimlim dito kasi magdamag na umulan dito sa amin mula kagabi mga alas 9 hanggang kanina mga alas 9 rin tumigil yung ulan. Kaya medyo yung panahon ngayon hindi stable. So may tendency na uulan ulit kasi makulimlim pa rin. O sige lang mga kahabis, dito lang pa rin tayo. At ayan, no, sa likuran ko mga lugar na yan magaganda rin. Mga kahabis, dati nung maliit pa kami, maliit pa ako, dito sa gilid na to, hindi pa ito maganda. Wala pang gutter, wala pang mga bato. Hindi pa talaga stable. Dito talaga, dito kami tumatalo, naalala ko dati. Ang wala kaming saplot, nasa edad 11 years old, between 11 years old to 12 years old, ayan, dito tumatalo kami yan, malalim yan dito. Pero nakaka-enjoy at nakaka-miss lang na isipin na yung lugar na to na napamahal din sa akin at ngayon ay established na talaga yung port na ito. Dito na kasi dumadaong yung mga barko na galing Cebu. Dito nila na nila dinadaong yung mga pasahero galing Cebu. At kung napapansin nyo ay mga kahabis, yung lumulutang na yan, mangingisda yan. So nangunguha yan ng mga isda, namimingwit. Nang sa ganun na ay pag marami na siyang mahuli, ibibinta niya yan sa dalipapa. So sa isdaan. Naranasan ko rin yan mga kahabis dati nung dito ako nakatira. At ngayon talagang sobrang laki ng pinagbago. Sobrang lalim na din ng tubig. Hindi ko alam kung siguro nasa 70 feet o kaya ay mahigit pa. So, mga kahabis, kung napapansin nyo yung isla na yan, yan yung Suyak Island kung tawagin. Ilang beses na ako nakapunta yan, pag stable na mga kahabis yung mga nangyayari, like nag-i-implement ng mga quarantine, mga yun nga, nagla-lockdown talaga, nag-GCQ. Ayan, napupuntahan ko yan ng lugar na yan at papakita ko sa inyo ng kung ano yung meron dyan sa lugar na yan kasi napakaganda rin ng view na yan. Sa ngayon, eh, silip-silip na muna tayo sa view sa island na yan kasi darating din ang araw na makakapunta ako dyan at makikita nyo kung anong magandang view sa lugar na yan. Ayan, mga kahabis, pansinin nyo may pumapalaot na naman. Ayan, mangunguha na naman ng isda yan. Siyempre, ganito yung mga buhay-buhay nila dito. Namin din dito dati nung araw na dito ako nakatira. At yung mga tanim na yun nakikita nyo, gumagala din ako dyan dati. So malapit lang naman yan kasi pag binuntahan. Pero sa ngayon medyo wala akong oras kasi limit lang talaga yung panahon na nagkaroon ako sa ngayong araw. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung museo ng Old Sagay. Yan, napakaganda ng tanawin dito mga kahabis. Malamig din ang hangin. Masarap din ang hapin yung sariwang hangin dito sa Old Sagay. Yan mga kahabis, nakita ninyo mga pinapakita ko sa inyo.
na mga spot dito sa Old Sagay. At malaki-laki na talaga yung pinagbago ng lugar. At sa susunod, yung island, Suyak Island na pinakita ko sa inyo, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, pupuntahan natin yun, mga kahabis. At kung napansin nyo rin yan, mga kahabis, yan, yung mga kanakahiliran na yan, maraming mga sasakyan pang dagat, maging isda, yan, mga beach yan. So napakalinis din na ang tubig dito, mga kahabis, kasi disiplinado ang mga tao dito. Bawal kasi magtapo ng basura dito sa dagat. Bawal makita ang mga basura yung dagat, kasi siyempre naman mamaya mapahaya yung lugar kasi nga maraming basura. So ayan, tingnan nyo, mga kahabis, mga maraming mga pump boat, mga sasakyan pang dagat na nakahilira. Yan lahat yan pang, para sa pang-isda yan, mahanap buhay ng tao yan. Ayan, marami din namang mga mangingisda na nag-stable yung buhay, kasi yung isda talaga patok talaga yan sa market. Ayan, palabas na tayo ng port, mga kahabis. Kung nakita nyo yung may kulay asul na yan, yun yung bubong ng museum, no, na sinabi ko sa inyo. Yung pangalan ng museum na yan is museum sa bata ng Negros. Ayan, palabas na tayo, mga kahabis. May ipapakita ko sa inyo yung harap, harap ng museum. Pero hindi pa pwedeng pumasok doon kasi pinagbabawal pa sa ngayon. Kasi dito sa lugar ngayon, dito sa Old Sagay, umiiral din ang lockdown. Ayan, mga kahabis, palabas na tayo. So ayan, mga kahabis, ang harap ng museum sa bata sa Negros. A hand-on-hand interactive children's museum. Yan, pinagmamalaki ng Sagay City yan, kasi meron kami nitong museo, no? Dinadala rin ito ng mga iba't ibang lugar dati nung hindi pa umiral yung lockdown. Ayan, mga kahabis. So maganda rin talang ang tanawin talaga ito sa Old Sagay, mga kahabis. Yan, malamig. Ayan. Ayan, mga kahabis, bago ako tatapusin ang video ko na ito, dito ako sa lugar kung saan yung bahay na iniwan namin, papakita ko sa inyo, mga kahabis. So andito na ako, mga kahabis. Ayan, dito yung bahay namin, mga kahabis. Kung napansin nyo, dati maganda ito, ngayon sira-sira na, mga kahabis. So nakakalungkot na isipin na ito na yung nangyari sa bahay namin ngayon. Sira-sira na talaga. So ayan, mga kahabis, na nakikita nyo, ayan, pinagawa namin ito dati, kailan nagkasakit yung nanay ko. Kaya hindi namin natapos-tapos ito, mga kahabis. Dahan-dahan lang kasi baka mamaya malaglag ako. So ito yung taas, mga kahabis. Yan, kawawa talaga tingnan, mga kahabis, yung bahay namin. Sirang-sira na talaga, mga kahabis. Ayan, nakakalungkot lang na isipin na ito na yung nangyari sa bahay namin, mga kahabis. Sirang-sira na talaga. Masakit sa damdamin kasi lahat ng mga karanasan dito namin nadanas talaga, mga kahabis. So, nakakalungkot ang naisipin na kasi napakalami ng karanasan namin dito sa buhay. Pasensya, mga kahabis, kung talagang napayag ako sa video na to kasi super emotional lang talaga ako, mga kahabis.
Sana po naiintindihan at naunawaan ninyo ako, mga kahabis. Ayan, aso na lang yung nakatira. Kasi wala nang tao na nakatira, mga kahabis. So hanggang dito na lang tayo, mga kahabis. At sana po ay natuwa kayo sa video na aking pinakita sa inyo, kung saan ang lugar na aking kinalakhan. So ang Old Sagay. At napakarami talagang mga memories na naiwan kami dito, kasi hindi mo naman kasi masabi yung buhay kung yung mga pagbabago talaga, yung mga biglaang mga pagbabago. Pero hindi ko makakalimutan ang lugar na ito kung saan ako lumaki at nagkaroon ng maraming kaibigan at kung ano-ano pa. So hanggang sa muli, mga kahabis, sana po ay patuloy kayong manood sa aking YouTube channel, at huwag na huwag kayong magkalimot na mag-subscribe at mag-hit ng notification bell, nang sa ganun ay updated kayo sa sunod ko pang mga video. Bye-bye!